By the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suwanosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating mga kababayan saan mang panig ng bansa at buong mundo. Welcome po sa ating programang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Magandang umaga po sa ating pinakamamahal at buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pastor, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magiging bahagi o maging bahagi po ng programang ito. Ngayon po ay 27 ng Enero taong 2024 dito sa programang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Sa ngala ni Kapartner MJ Mondihara ko po, si Kapartner Jade Calabroso. Live po tayong napapanood sa ating mga social media platforms, sa Facebook pages ng SMNI, Pinoy Legal Minds, Sunshine Media sa YouTube at magiging sa Rumble.com. At muli, makakasama natin sa programa ito, Serbisyo Publiko Hatid ng SMNI, ang ating mga kapartner, walang iba, kundi si Kuya Mark at Miss Lala. Magandang umaga mga kapartner. Magandang umaga sa lahat at magandang umaga sa lahat ng manonood, especially to our loving pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. It's good to be back and welcome back sa Pinoy Legal Minds. Yes, sa lahat po ng mga followers natin sa social media and sa ating pinakapaboritong pastor at pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan, sa mga kababayan natin, kung meron po kayong mga katanungang legal, lalo na kung may mga kinalaman po ito sa mga paksang ating tatalakayin ngayong umaga, ay tumawag lamang po kayo o mag-text sa ating mga hotline numbers, naka-flash po sa inyong mga screen, o magpadala ng mensahe via sa ating mga social media live streaming. Ayan. At bago sa ating paksa, Miss Lala, attorney, itong latest na balita tungkol sa ating network na binasura muli ng MTRCB, yung MR o Motion for Reconsideration. Yung motion for reconsideration, Jade, expected na talaga yan na ibasura nila. Mm. We're just complying yung tinatawag na exhaustion of administrative remedies. Mm. So we exhaust all the administrative remedies. Pagkatapos nun, we will file to the higher court or higher office. In this case, we are planning to file a petition for review sa Office of the President. Doon po sa opisina sa mahal nating Pangulong, si President BBM. Pero malaman natin, anong stand talaga ni BBM sa SM9? So yun, makikita natin yan kasi mag-file tayo ng petition for review sa Office of the President with respect sa MTRCB decision. Mm. Yung MTRCB decision, Jade, hindi pa final and executory yun. Ibig sabihin, yung suspension na sinasabi ng MTRCB, hindi pa na-implement with respect to the additional 14 days. Mm. The first 14 days, yung tinatawag na preventive suspension, na-serve na ng SMNI. Oh. But the additional 14 days, hindi na-serve yun kasi nag-file tayo ng motion for reconsideration, di-deny nila. So ngayon, nag-file tayo ng petition for review sa Office of the President. Mm. So actually, bago natin final yung MR, may nakiusap sa atin sa part ng MTRCB na hindi na daw i-file ang MR. Anyway, after that, tahimik na daw sila. So ginagawa lang daw nila ang trabaho nila. Uh-huh. Sabi ko, kung hindi tayo mag-file ng MR, parang inaamin natin na may kasalanan tayo. Oh. Parang inaamin natin na wala na talaga ang tinatawag ng freedom of press and freedom of expression dito sa ating bansa. Mm. So ang ginagawa natin, pinaglaban lang natin ang freedom of press and freedom of expression. Mm. That's why
we are filing a petition for review sa dalawang program po. Yes. Ito, Laban, Jade, ha? Kasama ang Bayan. Yung Laban Kasama ang Bayan at yung Gikan sa Masa ni former President Duterte. Mm-hmm. So nag-file tayo ngayon. So we are planning next week, uh-huh, we are planning to file a petition for review. Oo. At ibig sabihin nito, attorney, indefinite pa. Wala pang exact time kung kailan pa babalik. Ay, yung itinatawag niya indefinite, yun ang tinatawag sa NTC naman na decision yan. Na we believe na yung decision ng NTC is unconstitutional. Mm. We believe na that is not within the bounds of the law. So, we are planning to file an MR muna. Mag-file mo tayo ng MR kasi last time nag-file tayo diretso sa Court of Appeal, sabi ng CA, hindi naman pwedeng aksyonan yan kasi hindi pa kayo nag-file ng MR. Oh. So, ngayon, mag-file mo tayo ng MR sa NTC and hopefully i-reconsider nila, but in case na hindi nila i-reconsider, we will study for another legal actions na gagawin. Possible, we will file a petition for certiorari and TRO sa Court of Appeals. Ang akala kasi ng taong bayan, attorney, isang beses lang magkaroon ng itong suspension. Yes, tama, tama. Under the Public Service Act, Section 16N, 30-day suspension, isa lang yun, wala namang extension yan. Then sabi nila na may violation daw tayo kasi hindi nag-operate pa rin tayo noong December 27 sa Region 6. Ang tanong dyan, saan sa Region 6? Second, yung lahat po ng mga station managers sa Region 6, they're willing to execute an affidavit. Para kung assuming na totoo yan, pwede mo silang i-demanda ng perjury. So yun we are very optimistic sila na wala talagang operation. We complied all the requirements, we complied all the lahat ng utos ng NTC. Walang operation nung panahon na yon sa NTC. Sa SMNI noong December 27. Ayan, ang malinaw. So abangan natin yung mga development po hinggil po dyan dito sa ating himpilan, mga ka-partners. At sa ngayon, mapapanood po ninyo siyempre ang ating mga programa dito sa SMNI via mga social media accounts at maging sa ating mga cable channels. Ayan, at Bislala, ano ba yung ating paksa ngayong araw na ito? Yes, ang topic natin ngayon, very close din sa pinag-uusapan nyo ngayon. Ayun. About dun sa mga legislations. And we are going to be talking about the rules and regulations of the Constitution. So, Kuya Mark, ano po ba ang legislative power? So, ngayon, Lala, Jade, ang pag-uusapan natin ngayon, legislative power, but part one. Part one. Part one, kasi mahaba-haba itong legislative power. Mm-hmm. Power ng Congress, ano yung mga limitation ng mga power ng Congress, yung in aid of legislation, paggawa ng batas, paano gumawa ng batas, sino ba ang dapat gumawa ng batas. So, yun ang pag-uusapan natin. Yung tinatawag na legislative power. Ano ba yung legislative power? Power to propose. Ayun. Power to enact. Power to amend. Okay. And power to repeal laws. Ibig sabihin, ang mga congressman, mga senador, yun ang trabaho nila. Tagagawa ng batas. Tagapanday ng batas. Ayun. Hindi tagadikta doon sa executive department na isuspend ang SMNI. Hindi trabaho yun. Tama, ha? Kasi very clear, under the principle of separation of power, bakit may prinsipyo tayo sa batas yung tinatawag na separation of power? Separation of power, ibig sabihin, executive, taga-execute ng batas, legislative, taga-panday o taga-gawa ng batas, judiciary, taga-interpret ng batas. Bakit may ganun? Bakit may tinatawag na separation of power? Para hindi ma-focus ang power ng ating gobyerno sa isang department lang. Yes. Kasi kung ma-focus yun, ma-concentrate ang power, authority ng ating gobyerno sa isang department, prone to abuses yan. So that's why may tinatawag na check and balance. Yes. So, executive department, pag gumawa ng batas, i-implement na pwedeng permahan ng ating presidente, i-approve niya or i-veto niya, yun tinatawag na check and balance. Pwede rin sabihin ng Supreme Court na unconstitutional yan ang ginagawa ng batas na yan. So yun ang tinatawag na check and balance. So so ang purpose ng separation of power, para hindi ma-focus ang power ng ating gobyerno sa isang department, kasi pag ma-focus yan sa isang department,
prone to abuses. Oo, may mga ano, attorney, sino bang mas makapangyarihan? Itong legislative department ba, executive department o judiciary department? They're co-equal branches. Dapat. Mm. O, kasi co-equal, ibig sabihin, hindi pwede diktahan ng Speaker of the House ang ating Presidente. Oo, kasi hindi sila, they are co-equal. Hindi pwede diktahan ng Presidente ang Senado because they are co-equal. Same also, hindi pwede diktahan ng Kongreso ang any executive department like the NTC or the MTRCB, hindi pwede kasi they are co-equals. Ito ang prinsipyo ng separation of power na I don't know kung natandaan na nalaman pa ito ng NTC, ng MTRCB, na House of Representatives. That's why explain natin, ano ba ito natawag na legislative power? Yes. Power to propose. Ano ba propose? Gawa ka ng proposal. Palukalang batas. Kaya nga sila, mga palukala. Power to enact. Power to amend. Baguhin ang batas. Power to repeal laws. Yun ang trabaho ng mga congressman. Ayan. Power to repeal laws. Pero sino po ba ang mga may legislative power ayon sa batas? Ang may tinatawag na legislative power, very clear yan, Lala, Jane, yung Congress. Congress, dalawa yan. Oo. Hindi lang ang congressman, lower, upper. Hindi ang mga congressman pwedeng i-repeal ang prangkisa ng SM&I. Kasi ang may power to repeal Congress, we say Congress, House of Senate and the House of Representatives. Yes. In the Philippine government, we are in a bicameral system of government. We say bicameral, dalawa yung houses natin, co-equal houses. House of Senate, House of Representatives. So, ang tanong ni Lala Jade, sino ba ang may power to exercise legislative power? Generally, kasi may exception. Ang general is Congress. House of Senate, House of Representatives, pero may exception. Ito yung tinatawag na People's Initiative. People's Initiative, it means the people themselves or the Filipino people can also propose law. Yes, ito yung tinatawag na People's Initiative. Like yung paggawa ng yung PIPA ngayon, ano yung People's Initiative. Maraming version yan eh. O maraming version, ha? Eh, gusto, People's Initiative. Ang iba naman, sabi ni Attorney Harry Roque, Bribery Initiative. Sabi naman ni Senator Bato, Politician Initiative. Ang kay Secretary Congressman Alvarez, ang tawag niya, Tambaloslos Initiative. So yung People's Initiative is also part of the legislative power. So it means, ang legislative power, Congress, House of Senate, House of Representatives, or sometimes through People's Initiative. But in People's Initiative, kailangan dadaan pa yan sa referendum. It means, ang people may pipirma. Sa pag-Congress kasi, pagbatas, 10%, pag proposal of the Constitution, 12%, di ba? Sa lahat, sa buong Pilipinas, then every district, 3%. So, proposal pa lang yan. After the proposal, i-approve through a referendum or through a plebiscite. Yun ang tinatawag na, that's still making laws. It means, the people, the Filipino people, can also make laws. Hindi lang ang mga congressman or mga senador through People's Initiative. Pero hindi kailangan, attorney, na abogado yung senador o congressman o yung taoman sa paggawa ng batas. Hindi kailangan na abogado. Ang priority na hindi requirement sa batas yan. But ang kailangan lang, may mga requirements sa batas but hindi kailangan abogado. But that is the requirement of the law. But politically, mas makatulong talaga kung ang congressman na yan, abogado, senador na yan, abogado, at hindi lang abogado, may pagmamahal sa bayan. Ayan. Totoo. Kaya iba rin talaga pag isang politiko may alam sa batas, yes, isang abogado, di ba? Kuya Mark, ano ba ang composition ng ating legislative department? Ang composition ng ating legislative department, dalawa kasi we are in a bicameral system, Lala. Bicameral. Bicameral. You see, bicameral, paggawa ng batas, hindi pwede si congressman lang mag-propose ng batas na i-amend ang ating ng prangkisa ng SM&I, for example. Hindi pwede yan. Kasi kailangan may confirmation pa yan sa Congress. Kasi we are in a bicameral system. Ang legislative department, dalawang houses yan. House of Senate and House of Representatives. House of Senate, mga senador, House of Representatives, mga congressman. At pagdating sa pagboto, separate ba o dapat jointly? May mga instances under the Constitution that they will vote jointly. Okay. May instances that they will vote separately. Pag-usapan natin later yun. Ayun. Oo, yun. Pero ilan po ba sa ating mga senador ang
at paano sila pipiliin? Ang mga senador under the Philippine Constitution, there are 24. Hmm. 24 senators and they're elected at large. Hmm. Kasi elected at large, buong Pilipinas. May mga proposal na mga senador daw dapat daw per region. Per region, yeah. May yes. May mga parang proposal. Congressman din, oo. Mm-hmm. Ang congressman per district. Per district. Ang mga senador daw per region. Region. So, dadami na sila. So, yun ang proposal. So, may sa region 1, isang senador. Region 2, isang senador. That's a proposal. But ngayon, under the Philippine Constitution, they are elected at large. We say they are elected at large, buong Pilipinas sila elected. Yes. So, yun. So, bakit buong Pilipinas? Sabi, anong prinsipyo ng batas? Bakit ang mga congressman by district? But ang mga senador, bakit at large? Mm. Kasi nga, designed ang mga senador as a stepping stone to be a vice president, to be the president. Kasi ang mindsetting nila is national in scope. Mm. So, utak nila, yung mindset nila, national in scope. Unlike pag congressman, pag usapin mo isang congressman, District lang. Ang interest nila is yung kanilang district. Yes. Bahala ba sila yung pangalan nila sa buong Pilipinas. Okay lang. Basta mabango sila sa distrito nila. O wala silang pakialam. Yun ang utak ng mga congressman. Pero may mga congressman attorney like sa party list. Di ba national scope din? Yun ang iba naman yun. Ang mga congressman, national scope, ang mga party list. But unfortunately, ang mga party list, hindi sila elected by the people. Ang in-elect, yung party list. So ang mga senador kasi, they are elected mismo, sila mismo. Juan de la Cruz for senator. Pedro Calonzon for senator. Mga ganun. So ibig sabihin, tao mismo ang binoto. Bakit at large? Because ang purpose ng ating saligang batas is kailangan tayo na mag-drain ng mga tao na ang utak nila national in scope. And they can be a good president. They can be a good vice president. Ibig sabihin, stepping stone yan. But ngayon, hindi na yan applicable. Maybe. Bakit? Kasi mismo si Duterte, hindi naman niya naging senador. Mayor. Mayor, local mayor of Mindanao, naging presidente. Maraming nabigla eh. Mismo si Sara Duterte, mayor ng, vice mayor, naging mayor ng Davao, then vice president. So, yun ang mga exception to the rule. But if you check the history of the Philippines, mostly yung mga senador, naging vice president, naging presidente. Kasi nga, ang mga senador, they are designed to be the stepping stone. Stepping stone yan, to be the next president, to be the next vice president. National scope ang meron sila. At Kuya Mark, na-mention mo kanina, isa sa mga importanteng posisyon sa ating gobyerno ay ang mga senador. Yes, they can amend laws, pass laws. So, in terms of having one of the biggest position in the Constitution, ano po ba ang mga qualifications or ang ideal qualifications sa isang senador? Iba yung ideal qualification. Iba yung qualification under the Constitution. Mm. Iba yun, ha? Kasi ideal requirement, of course, kailangan may pagmamahal sa bayan. Yes. Ganun. So, let's talk muna sa what are the constitutional qualifications. Constitutional qualification to be the senator of the Republic of the Philippines. Number one, you must be a natural-born Filipino citizen. Yes. It means ko hindi ka natural-born, parang may pagka-Amerikano ka, or minsan, kahit may dugo kang Amerikano, wala nang problema yan. But ang tanong dyan, pinanganak ka doon, tapos may passport mo, blue ang kulay ng passport mo, hindi maroon, mayroon ganun. So, paano ka maging natural-born Filipino? Kasi requirement kasi ng batas, to be a senator, you must be a natural-born Filipino citizen. Mm. Second, you must be at least 35 years of age. At least 35 on the day of the election. On the day of the assumption of office, at least 35 years old ka. Yes. Or on the day of the election. Third, you must be able to read and write. Ang requirement lang pala, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat. Ayun. Yes. Ha? Kahit sino pwede. Kahit sino. Basta marunong magbasa. In fact, to be a janitor of a mall, college degree. Oh, meron nang nakagraduate, nakapasa ng board exam eh, di ba? Sa isang mall dito, nagtanong ako, anong qualification to be a janitor? College level. Ay, grabe. Pero to be a congressman, able to read and write lang. O to be a senator, able to read and write. Yes. So, mag-apply ka as sales lady sa isang mall, college level. Taas, so, mas mahirap pala maging sales lady kasi maging senador. Kasi ang senador, able to read and write. Fourth, of course, kailangan ka botante. Registered voter. Yes. Hindi ka maging senador kung hindi ka botante. Mm. And you must be a resident of the Republic of the Philippines for at least 2 years. Mm-hmm. So, 2 years ka residente sa Pilipinas. So, it means kung hindi ka residente dito, na doon ka sa ibang bansa, nasa Amerika ka, nasa Japan ka, nasa isa ibang bansa ka, hindi ka pwede maging
senator, kasi one of the requirements to be a senator is you must be a resident of the Philippines. Ano yung word na resident, Lala? Ang word na resident under the political law is not resident under the civil law. Iba yun. Civil law concept, yung actual nakatira ka diyan, residente ka. Example, nakatira ka sa Makati, residente ka na Makati kasi may bahay ka doon. Di ba? But under political law, hindi actual residency ang kailangan. Domiciliary ang kailangan. Like the case of Marcos versus Comelec. This is the case of Madam Imelda Marcos versus Comelec. Ang sabi ng ating Supreme Court, hindi kailangan si Ms. Imelda Marcos nandun sa Leyte. As long as may intention siyang pumunta sa Leyte. May intention siyang bumalik kung saan siya pinanganak. Yes. Intention to return ang kailangan, hindi actual residency. So it means, kahit na for me, I am from in Mindanao, I have a one province in Mindanao, in Agusan, but nandito ako sa Manila. I have the intention to return. So hindi pwede sabihin ng mga kababayan ko, walang kulang sa requirement niya si Mark Tolentino kasi hindi nakatira dito yan. Ang under political law, hindi yan under civil law. Pag political law ang pinag-usapan, and my intention to return. That is considered already as residency. So so that's a requirement of to be a senator, citizen natural born, at least 35 years of age, number 3, able to read and write, botante, and residente sa Pilipinas for at least 2 years. Yun. Pero gaano naman po katagal magsisilbi ang isang senador o ano ang term limit ng isang senador? Ang term limit ng isang senador is 6 years. 6 years ang term limit, but no senator shall run for at least 2 consecutive terms. Hindi pwede maging senador 6 years, panalo. 6 years again, panalo. Then pang third, hindi siya pwede tumakbo. Kasi sabi ng batas, 12 years lang ang maximum. Straight 12 years. Pero pwede tumakbo 12 years, pahinga na muna ng 3 years, takbo naman. Walang problema kasi na-stop ang consecutive. Kasi may word na consecutive. Because word consecutive, kailangan 12 years straight. Yes. So pag nakapahinga siya ng 3 years, pwede pa siya tumakbo or after 3 years. But if you notice, Jane, there are 24 senators, but hindi lahat tatakbo. 12 per election, 12. Ibig sabihin, may 12 daalis, may 12 na bago papasok. Yes. So hindi siya lahat bagong halal 24. 12 every 3 years, may bagong senator every 12 years. Every 3 years, may 12 senators na bago. Ayun. So, na-cover na natin ang mga senador. Ano naman po ang mga klase ng mga congressman naman? Itong mga congressman, okay? Yung mga nabubulis. Best friend mo. Yung mga nabubulis sa akin last year. Munding ako nakulong doon last year, ha? Oo nga. Okay, dito tayo. Yung mga congressman naman, dalawang klaseng congressman. May tinatawag tayong district congressman. Yes. May tinatawag tayong party list congressman. Ang district congressman, sila yung mga congressman na inelect by in districts. May, for example, 1st District of Makati, 2nd District of Makati, 1st District of Quezon City, 1st District of Agusan, 1st District of Davao City. So it means they're elected by district. And they are elected in person. It means, kung pangalan mo, Jade Calabroso, Jade Bondihar, MJ Bondihar. Example, ang iboboto ang pangalan. Ayun. Ha? Lala Binson, ang iboboto ang pangalan. Yun ang mga district congressman. Ang party list congressman, hindi sila binaboto by name. Ha? So, yung co-host ko dito dati, hindi siya binoto by name. Yes. Ang binoto, ang pangalan ng party list. Ang kanyang pangalan ng party list. Party list. So, yun ang binoto. Then, may mga requirement kung ilang boto ang kailangan para manalo ba ka sa party list. Yung tinatawag na party list congressman, ang binoto, ang partido, hindi yung kanilang representante. So yun yan. But ang party list congressman, ang party list, iboboto yan sa buong Pilipinas. Normally, ang mga party list na tumakbo, mga more than 100 o almost 200 ang tumakbo, isa lang ang dapat iboto mo. That's why mahirap iboto kasi nasa likod ng balota yan. 200, isa lang pipiliin mo doon. So, yun ang mga party list congressman. At advantage din, Ms. Lala and attorney, kapag nasa party list, pwedeng nasa tatlo o dalawa yung mga congressman na papasok. Kung depende sa boto makuha mo. Yes. For example, last election, 200,000 mahigit. First nominee, makuha mo. Pag umabot ng 300,000 or 400,000, second nominee. Umabot ng 600,000, third nominee. So hanggang third nominee, ang pwedeng maging representante ng isang party list. Kung ang senador naman po ay able to read and write, yung mga constitutional qualifications, ano naman ang constitutional qualifications ng isang congressman? Ang qualification ng isang congressman, mas simple compared sa isang magbenta ng balot doon sa tondo.
Ah. Bakit ha? Ba? Oh. Paano ba? Okay. Okay, number one. Mm. You must be a natural-born Filipino citizen. Oh, citizen. Okay, tama. Number two, at least 25 years of age. Mm-hmm. 25 years old. 25 ka na. Pwede ka na maging congressman. Mm-hmm. Walang term limit kahit isang daan na edad mo. Basta at least 25 years old. Mm-hmm. Ha? Congressman ka na. Mm-hmm. So it means, ang senador 35, ang congressman 25 lang. Mas bata. Mm-hmm. O, yes. Pwede na. And third, may tinatawag na able to read and write. Marunong ka lang magbasa. Marunong ka lang magsulat. Kahit hindi ka marunong magbilang, okay lang. Kasi sabi ni Matas, able to read and write. Wala naman sinabi, able to count. Oh. Know how to count 1, 2, 3, 4. Wala sinabi doon, ha? Ang sabi ni Matas, able to read and write. Kaya hindi marunong magbilang, okay lang. Basta able to read and write. Oh. Okay? Fourth, botante ka sa distrito. Kung district congressman, kailangan botante ka dyan. And you must be a resident sa distrito. Kung distrito ang tinakbo mong congress, at least 1 year. So it means, almost the same sa senador, but ang pagkakaiba lang, ang senador, 2 years residency sa buong Pilipinas, ang district congressman, 1 year sa kanyang distrito, ang age naman sa senador, 35, ang congressman, 25 ang kailangan, ang requirement. Kaya pala, site in contempt ng contempt sila doon. Ayun, so ano naman po ang mga ang term limit ng isang congressman? Ang term limit ng isang congressman, sa compared to a senador na 6 years, 2 consecutive term ang senador, ang congressman, 3 years per election, 3 years, and not more than 3 consecutive terms. Malapit so, na, 2025. Therefore, ang mga congressman, every election, every 3 years, di ba, may election ng Pilipinas? So, may election talaga sa mga congressman. Unlike sa mga senador, may pahinga na one election kasi 6-year term ang senador. Mm-hmm. Ang congressman, 3 years term, but 3 consecutive terms ang pwede niya. So, ibig sabihin, basta hindi lang sunod-sunod, pwede siyang maging congressman for life. Basta hindi lang sunod-sunod. Pero kung sunod-sunod, 9 years lang ang maximum term ng isang congressman. Sa darating na 2025 elections, kasama na sila doon. Every election, may mga congressman. That's why, pakinggan niyo muna kung sino yung mga congressman ang bumuli sa atin, sino yung mga babae. Ngayon pa lang, ngayong taon. Kasi next year, di ba? Next year, election na. Eh, syempre, ngayong taon na yan, asahan mo na na magaganda na yung mga salita na maririnig mo. O, mga tulong, nako. Mga ayudan, left and right na diyan. Pagdating ngayon. Kasi preparation na for next year. Yun. Next question, paano kung may bakante sa posisyon ng Congress at Senado? Yes, nangyari yan, Jane, na may bakante. For example, di ba si Mark Villar, naging congressman yan ng Las Piñas, tapos in-appointment siya ni PRRD as secretary ng DPWH. Mm-hmm. So, naging bakante doon sa distrito niya. Mm-hmm. So, hindi pwede na i-appoint na lang ng presidente kung sino maging congressman sa Las Piñas. Hindi pwedeng ganun. Kailangan through special election. Plebiscite. Special election. Magtawag sila ng special election by law. May batas na magtawag ng special election for that district kung bakante. Yes. Minsan, ang ginagawa to para makatipid ang ating gobyerno, may isang party list na maging caretaker sa distrito na yan. So, ikaw party list ka. So, bakante ang district na to, walang congressman, ikaw muna ang maging caretaker sa distrito na yan. So, party list ka, same time, may sarili kang distrito bilang caretaker ng as a district congressman. Yes. Naku, politiko nga naman. At Kuya Mark, napansin naman natin na ang dami nagsisiraan. Halos minsan umaabot na sa grabing mga pagkakagulo. Just to gain a position in politics. Yes. Dahil din dyan sa mga privileges ng isang politician. Yes. So ano po ba ang mga privilege ng isang congressman at ng isang senador? Ang pribilehyo ng mga congressman, of course, may sweldo sila, may allowance sila, may maganda silang opisina, may budget sila sa opisina nila, and may tinatawag silang mga funds na pwede nilang ipamigay sa kanilang mga distrito, mga countrywide funds, mga PDAF funds, o ano pa mga funds na yan. Mm-hmm. So, yun ang mga budget nila. So, yun ang mga another privileges ng isang congressman. Mm. Na normally, if you read the Constitution, dapat wala yan. Dapat sa executive department yan. Kasi ang congressman, ang trabaho ng congressman is only to propose law, to enact law, amend law, repeal law. Wala nakalagay dito na sila ang district engineer. Wala nakalagay na ang congressman is also the district engineer sa kanilang distrito or sa kanilang partido. Wala nakalagay. But because of the power ng mga congressman to do budgeting and appropriation,
may mga sarili silang mga budget na binibigay as a privilege. But under the Constitution, ano ba talaga ang mga another privilege ng isang congressman? Number one, may parliamentary immunity ang mga congressman. Mm. Bawal ang senador or congressman shall in all cases punishable by not more than 6 years shall not be arrested while Congress is in session. It means, if you are a congressman, kung may kaso ka, kahit may waran ka, hindi ka pwedeng arestuhin kung ang kaso mo is below 6 years imprisonment. Mm. If you are still a congressman. So may mga congressman, for example, congressman siya, but nadimanda siya ng physical injuries ng kanyang girlfriend. Kasi nasampal niya yung girlfriend niya. Dinimanda siya. Hindi mo pwede makulong yan. Eh, halimbawa mo na lang siguro, attorney, yung kaso ni Congressman Tevez. Iba yun. Kasi ang privilege na sinabi ng batas, pag less than, but should that be more than 6 years imprisonment? Pag more than 6 years imprisonment, pwede ka makulong. Pwede ka arrestuhin. Like for example, may kaso kang terrorism, may kaso kang drugs, may kaso kang panggagahasa. For example, murder. Ganun. Murder. Yan, pwede kang ikulong kahit na congressman ka kasi hindi na covered ang parliamentary immunity. Ang parliamentary immunity with respect to the arrest is only refers to offenses punishable by not more than 6 years. Like physical injury, mga ganun. So, pwede kang hindi makulong kung if you are congressman or you are senator below 6 years imprisonment. Second, may isang parliamentary immunity, ang congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other places sa kanyang mga speeches in Congress or in the committee thereof. In any other place. So it means, if you're a congressman, kung magsalita ka doon sa Kongreso, kahit kabastosan yan, kahit mga sinungaling yung pinagsasabi mo, kasinungalingan, hindi ka pwede madimanda ng libel. Hindi ka pwede madimanda ng libel kahit na mag-privileged speech ka. That's why yung mga congressman, if you check the Congress, yung hearing sa SMNI, sa franchise, dami mga mayayabang, di ba? Kasi nga, they cannot be, di mo sila pwede i-demanda ng libel or pambabastos while they are congressman sa Congress or sa committee thereof. Parliamentary, that's part of the parliamentary immunity. But sabi ng batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other place. From the word in any other place outside Congress, hindi mo sila pwede i-demanda sa court, hindi mo pwede sila i-demanda sa piskalya, but sabi ng batas, in any other places, hindi pwede. But inside the House, pwede. Through Ethics Committee. For example, may isang congressman, sobrang bastos na pinagsasabi niya, pwede mo siya i-demanda sa Ethics Committee sa Congress. Yun yan. But hindi mo siya pwede i-demanda for libel, for ano pang ginagawa niya, harassment, outside Congress, kasi may tinatawag silang parliamentary immunity. Ayan. At nababanggit mo kanina yung sweldo ng mga congressman at senador. Abay, nasa magkano, bakit daming gustong maging senador at magkongresista? yun ang sweldo na plus. Hindi natin alam kung magkano. Mapapahamak na naman tayo. basta minimum yan. Ang alam ko ha, hindi pa kasama yung sa mga under dyan, o mga special privileges. Sabi ko lang sa batas, maybe a million a month. Mayroon sila. Wow. Ayan. So, bago lang sa ibang tanong, Ms. Lala, break lang muna tayo, mga kapartners, at kung meron pa kayong mga katanungan, mensahe, para sa ating programa ngayong umaga, ipost nyo lamang po yan sa ating mga live streaming, sa ating social media, at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Break lang muna tayo at magbabalik ang Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already, because this will prevent you from aging faster.
Karapat-dapat ba na magmaneho ang isang driver na mainitin ang ulo? Sang-ayon ka ba na dumaan muna sa psychological test ng isang driver bago mabigyan ng lisensya? Abangan ka partners ang talakayan hinggil dito sa January 27 episode ng programang Mga Doktor ng Bayan. Tumutok at matuto sa usaping pangkalusugan dito lang sa SMNI. What are the most pressing issues in the country today? And how have these issues changed the political landscape? The things that are happening now are completely unexpected. With the latest pronouncement of the president that we will not cooperate with the ICC, will the speaker again defy the president? Well, what is clear is we're not sure who's really in charge. But you see, they imposed a 30-day preventive suspension without hearing even the side of SMNI. Right. What's there to be corrected, for crying out loud? Learn more from Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson under the Duterte administration. Watch Business and Politics with Dante Clink Ang II tonight at 7 p.m. only here on SMNI. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already, because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin po si Kuya Mark at Miss Lala. At muli, para sa mga katanungan po ninyo, patuloy lamang po niyong i-post yan sa ating mga social media accounts at babasahin natin yan. Miss Lala, para sa ating pagpapatuloy. Yes. So kanina na-cover natin ang mga privileges ng isang senador at congressman. At syempre may mga limits doon. Ano naman po ang mga disqualifications ng mga senador at congressman? Ang disqualification, Lala at Jade, yung pag... hindi sila pwedeng i-appoint in any branches of the government, any instrumentality, agency, branches, or in a government-owned or controlled corporations. So it means if you're a congressman, hindi ka pwedeng i-appoint as cabinet member. For example, congressman ka, hindi ka pwedeng i-appoint as secretary of the Department of Justice. Kailangan ka munang mag-resign or kailangan pumili ka, congressman ka ba or secretary of justice ka. Kasi pag tinanggap mo yung posisyon ng ating government, kailangan mong lumisan o mag-resign sa posisyon mo bilang congressman, kasi that is in violation ng separation of power. Kasi sabi ko nga, ang congressman, ang trabaho ng congressman is to make law, propose law, enact law. So hindi ang taga-implement ng batas. Ang taga-implement ng batas ang executive department. So because we follow the principle of separation of power, so ang congressman dapat mag-resign pag gusto niyang tanggapin ang posisyon sa executive department. Hindi pwede niyang hawakan ang dalawa. Oh, that is in violation. Pero may exception dyan, Jade. Ito yung tinatawag na ex officio functions. For example, you are a congressman, chairman ka sa committee on justice. So, you are also an ex officio member sa JBC, sa Judicial Bar and Council. So, yung mag-interview, mag-nominate kung sino ang ma-appoint as judges. So, member ka sa tinatawag na Judicial Bar Council, ex officio member. Mm-hmm. But still, you still remain as a congressman or as a senator. Mm-hmm. Tulad na lang nangyayari kay Congressman Rimulya, di ba? Naging Secretary of Justice siya ngayon. Oh, Secretary of Justice. So, nag-resign siya sa pagka-congressman. Mm-hmm. So, si Justice Rimulya, same time, member din siya ng... yung tinatawag, ex officio member siya ng JBC or the Judicial Bar Council. Ayan, Slala. Questions? Oo. Okay, from Jack. Hanggang kailan
nga ba ang limit ng isang congressman? Bakit yung iba po ilang taon na ang congressman pa rin? Okay, ilang taon kasi nga sa ang limitation ng batas, 3 years ang term limit ng isang congressman and should not be more than 3 consecutive terms. So ang ginagawa, tumakbong congressman, after three terms naging governor or nagpahinga muna, tapos after that takbo naman uli. So that's why humaba yung term kasi ang limit ng sinabi ng batas, 3 consecutive term. Wala namang sinabing 3 terms lang. After that, disqualified ka na. Kasi may word na consecutive. That's why, after 3 terms, pahinga mo na isang term, takbo ulit. Because of the word, sunod na taon. Because of the word consecutive. Pero kung tanggalin yung word na consecutive, disqualified ng isang congressman pag naga-third term na siya. Pero kailan ang puboboto ang isang senator at congressman jointly at kailan ang separately? Ito yung pinagdebatehan ng mga expert ng Constitution. Yeah. Yes. Lalo na yung mga nagpa-expertan diyan doon sa Kongreso na kung paano may tinatawag ba na voting jointly ba and voting separately. Kaugnay ito sa Chacha, yung sinusulong. Bakit very, very controversial itong word na jointly or separately? Kasi pag jointly kasi, ilan ba ang mga congressman? 300 plus. Ilan ba ang senador? 24. Kung jointly, kakainin ang mga senador. Konti lang kasi. Diba? Kasi 24 na sila eh. Yeah. Kung jointly, majority votes, kahit wala ng mga senador, ang magde-decide ang mga congressman. So very powerful ang speaker. That's why, kailan ba ang voting jointly, kailan ba ang voting separately? Yun yan ha. If binasa ko ang lahat ng mga provision ng ating saligang batas, ano yung voting separately? Number one, choosing a president. For example, the time of war, namatay ang ating presidente, namatay ang ating vice-presidente, pati speaker, pati senate president. So, paano sino na maging acting president natin? So, pipili yung mga congressman, mga senador, kung sino ang maging presidente natin. Mm-mm. And they will vote separately, choosing a president. Second is, in case na may sakit ang presidente, who will declare na kung disabled ba ang ating presidente, ang mga congressman at mga senador, voting separately. Third, for example, nag-resign si PBBM, naging presidente si Sara. Si Sara pipili ng isang vice president. So sino saan siya pumili? Pipili siya ng vice president sa mga congressman or mga senador. Pag nominate niya yan, kailangan yan i-confirm ang nomination. Like nangyari sa kay Gloria, President Gloria, nung nawala si Erap Estrada, naging presidente si Gloria. Si Gloria pumili ng isang vice president. Ang pinili niya si Vice President Chufisto Gingkona. So pagpili niya yun, nag-nominate siya but kailangan i-confirm yung nomination. Ang mag-confirm ng nomination, ang Congress, meaning House of Senate and House of Representative, voting separately. Nomination of Vice President. Pagdating, attorney, doon naman sa pagbabago ng ating saligang batas, kailangan ba jointly or voting separately? Mayroon pa. Ito tinatawag na, when the state declares the existence of war, voting separately. Existence of war. So, mag-declare ang ating government na may war, voting separately. To propose amendment sa ating saligang batas, voting separately. Separately yan. Dalawa lang ang pwede ang congressman at saka senador voting jointly. Dalawa lang. Binasa ko talaga word for word ang ating saligang batas. Dalawa lang ang pwede ang congressman at mga senador will vote jointly. Dalawang instances lang. Ano yun, Jade? Ano? Number one, yung revocation or extension of the proclamation of the privilege of the writ of habeas corpus. Voting jointly. Revocation or extension of the proclamation of the privilege of the writ of habeas corpus. Voting jointly. Number two, Attorney, bago ka sa number two, ano yung paliwanag mo yung konti para malaman din ng mga kababayan natin tungkol doon sa writ of habeas corpus? Yung writ of habeas corpus, kailangan ka kasi kung arestuhin ka ng isang military, isang police, kailangan kasuhan ka. Hindi pwede arestuhin ka lang kasi that is otherwise
may pribilehiyo ang isang nakulong na mag-file ng petition for habeas corpus. Mm. Yun ang privilege niya. Mm. Privilege of the writ of habeas corpus. So, hindi pwedeng kulong ka dyan up to ilang taon ka dyan ka lang ikulong ka. Mm. Nakito lang ang kaso. Oh. Kailangan kasuhan ka sa court after how many days. Mm. Okay, yun tinatawag na revocation or extension of the proclamation of the suspension of the writ of habeas corpus. Mm. Voting jointly. Another two. Voting jointly proclamation sa entire Philippines or part thereof for martial law. Mm. Yun lang. Mm-mm. Dalawa lang. Dalawa lang ang mga congressman at senador voting jointly. Number one, extension or suspension or revocation of the privilege of the writ of habeas corpus. Mm. Second, to proclaim the Philippines or part thereof under martial law. Yun lang. Mm. Voting jointly. Lahat, voting separately. Mm. Bakit voting separately? Kasi otherwise, kakainin ng mga congressman ang lahat ng senador. Yes. Kasi ang senador, 24 lang ang senador, ang congressman, 300 plus ang mga congressman. Yeah. Yes. Pero Kuya Mark, nakita naman natin nung isang araw sa House of Representatives hearing na in some cases talagang there are abuse of power na nangyayari. At syempre, pag nasa posisyon ka, feeling mo ikaw ang pinakamataas. Pero is there a way to discipline congressman or senators? Yes. Yung tinatawag na misbehavior of a congressman or misbehavior of a senator, kasi hindi mo sila pwedeng idemanda ng libel, hindi mo pwedeng sila idemanda ng harassment sa outside court or outside the Congress. Like for example, sa korte or sa piskalya, hindi mo pwedeng sila idemanda kasi may parliamentary immunity sila sa lahat ng ginagawa ng mga speeches sa Congress or committee thereof. Sabi ng batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable of all their speeches in Congress or committee thereof in any other places. Mm. When you say word, in any other places, meaning outside court. Uh-oh. Outside Congress. Yes. But inside Congress, you can. You can file sa Ethics Committee. Ayan, ethics Committee, pwede mo silang ipasuspend or ipatanggal by a vote of 2/3 of all the members of Congress. For example, congressman ka, 2/3 ng lahat ng congressman, pwede buboto na masuspend ka or pwedeng bumoto para tanggalin ka. Oh. 2/3. But of course, there's still due process clause. Hindi naman pwedeng basta-basta tanggalin lang. Pagbigyan pa rin ng pagkakataon na magpaliwanag. Kaya may hearing yung ethics committee. Yeah. Tulad ng nangyari kay Congressman Tevez. Oh, yung nangyari kay Congressman Tevez. But of course, party political din yan. Kasi may kailangan ng boto na 2/3. 2/3 votes of all the members of the House of Representatives. And I think nakuha ng boto ng 2/3. That's why na-suspend siya. Aside sa suspense siya, natanggal pa rin siya. Okay. Okay. Another question from Cynthia de la Peña. Ano po ba ang dapat gawin sa katulad ni Hontiveros na ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? So very very broad yung tanong niya. But granting na yung ginagawa ni Hontiveros is tinatawag na misbehavior, pag-abuso sa kapangyarihan, sa bilang isang chairman ng isang committee on women's or ano yung committee. O committee na yan, pwedeng mag-file ng ethics committee. Sa ethics committee, anybody can file ethics committee. Pwede siyang tanggalin. Basta makuha lang ang boto na 2/3 ng lahat ng congressman, pwede siyang masuspend or pwede siyang tanggalin. But hindi mo pwede siyang idemanda ng libel, hindi mo pwede siyang idemanda ng mga harassment kasi nga there may tinatawag siyang parliamentary immunity. That's why matatapang itong mga senador, mga congressman kasi may parliamentary immunity sila. Yes. But yung mga witnesses, yung nag-take oath doon sa Congress na mga kasinungalingan, for example, kasinungalingan yun, pwedeng idemanda sila ng perjury. Yun. Pwede idemanda ng perjury kahit naka-mask pa yun o nakatago yung mukha. Kung alam natin kung sino sila, we can file a case for perjury, criminal case against them kasi wala silang parliamentary immunity. Ang may immunity, yung si Hontiveros lang. That's why, baka ginagamit lang siya ni Hontiveros, don't forget, si Hontiveros hindi madimanda ng perjury, hindi madimanda ng libel kasi may parliamentary immunity si Hontiveros. But yung mga witness na ginagamit niya, wala yung parliamentary immunity. Pwede madimanda yun ng perjury, pwede madimanda yun ng mga kasinungalingan, pwede madimanda yun kasi wala silang parliamentary immunity
Nakalagay po sa ating saligang batas, only congressman or senators ang may parliamentary immunity. Ayan. O pwede rin ba, Kuya Mark, yung isang senador tulad na ni Senator Risa Hontivero sa kanyang sariling komite, maging judge, maging complainant, at maging fiscal? Don't forget, yung ginagawa ni Hontiveros, hindi siya fiscal. Hindi siya mag-aslang fiscal. Kasi ang ginagawa niya dapat, di ba ang power ng congressman? Anong power ng congressman, Senator? To propose law, enact law, amend law, repeal law. Walang nakalagay dyan, to prosecute. Walang prosecutory power ang congressman. Walang prosecutor power ang senador. Wala. So, dapat ang ginagawa niya is only in aid of legislation. Ang tanong, ano bang batas na dapat niyang i-propose? That's why nag-conduct siya ng investigation ng ganun. Yes. Is it in aid of legislation? Or baka may nag-uto sa kanya na very powerful country para lang mapahiya yung mahal natin pastor? Pwedeng ganun. Pwede. So, yung mga witness nila, don't forget ha, expect, baka manimanda kayo. We will study a case kasi nga walang parliamentary immunity yung mga witnesses. That's why takot sila, takip mukha, mga ano pa yung mga pinagtakip na sa mukha nila, may mga aliases pa. But of course, yung boses nila, alam natin kung sino yun, sila. Di ba? Yung mga boses nila, may mga tao tayo doon sa Senado na bidyuhan sila, kilala natin sila yun, sino yun. So, wala silang parliamentary immunity. We can file perjury case kung if yung mga statement nila kasinungalingan and alam naman natin na hindi totoo yun, so possible sila madimanda ng perjury. May kapangyarihan ba ang isang senador na magbigay ng immunity sa isang witness? Wala yan ha. Wala ang nakalagay sa batas, ang only immune, ang may parliamentary immunity. Sabi ng batas ha, congressman, senator shall not be questioned. Wala naman sila kayo doon, congressman, senator, and witnesses of the congressman and senator. Wala nakalagay. Ang nakalagay sa batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other places sa kanyang mga speeches in Congress or in a committee thereof. Ibig sabihin, immune sila from any other places, but hindi sila immune. Si congressman, si Senator Hontiveros, pwedeng madimanda sa ethics committee, pwede siyang masuspend, pwede matanggal, basta at least makuha natin ang 2/3 votes ng lahat ng mga senador. Kaya pala, nakatakip ang mga mukha ng mga witnesses. But, yung mga nakatakip ang mukha, nakamaskara, kung sino yun sila, yes. Wala silang parliamentary immunity, baka ginagamit lang sila, and we can, kung we will study it, then pwede madimanda sila ng perjury. Pero kung nakatakip ang mukha nila doon sa hearing, pagdating sa labas ng Senado, in-unveil sila, pinakilala sila. Lalo na. So, that's why mag-file ng kaso, depende nila kung sagutin nila yung mga kaso. Kasi nga, wala silang parliamentary immunity. Another question from YouTube, pwede po bang ma-impeach din ang Speaker of the House? Yes, pwede ma-impeach kasi ang Speaker of the House, iba yung pagtanggal bilang Speaker, iba yung pagtanggal bilang isang congressman. Ang Speaker, parang presidente yan ng lahat ng mga congressman. So pag magkuha ang majority of the votes ng mga congressman, pwede matanggal ang Speaker. Normally, ang mayari yan sa mga by the influence of the president, pwede ang presidente, pwede mag-influence sa mga congressman na baguhin ang ating speaker. I think nangyari yon sa panahon ni PRD through the influence, allegedly, influence, I don't know kung ma-confirm ba natin yan, allegedly, through the influence of the mayor ng Davao, si Sarah, noong panahon na yon. So yun. So, basta makuha ang majority votes ng mga congressman, pwedeng mawala, mabago ang speaker. But, kung tanggalin ang isang speaker, isang congressman, kailangan may misbehavior, may due process, and ang boto naman, 2/3 of all the members of Congress. Yeah. From another question from YouTube, attorney, parang napakasama na talaga nila, bakit napaka-unjust ng ating administration? Yung unjust, yung mga ugali ng mga congressman, mga senador, depende kasi yan, kasi every election, every 3 years, may election tayo.
binigyan kasi ang Pilipinas ng leeway pumili kung sino maging leader natin. Yes. Minimum requirement lang ang nakalagay sa ating saligang batas, able to read and write. Mm-mm. Walang nakalagay sa ating saligang batas na kailangan may pagmamahal sa bayan. Mm-hmm. Tayo ang dapat pumili diyan bilang mga Pilipino. Wala nakalagay sa ating batas na dapat ang isang congressman may pagmamahal at malasakit sa taong bayan. Walang ganun. Yes. Dapat ang Pilipino ang pumili niyan. Mm-mm. Dapat ang isang congressman at least may alam sa batas. Wala nakalagay. Ang sabi lang natin sa saligang batas, able to read and write. Basta marunong na magbasa, magbasa, marunong magsulat, okay na. Kahit hindi marunong magbilang, okay na. Kahit hindi marunong mag 1 plus 1 is equal to, baka hindi marunong magbilang, qualified pa rin maging congressman. Kasi ang requirement, any other requirement, yung pagmamahal sa bayan, may takot sa Diyos, mga ganon, binigayan sa taong bayan. Tayo ang pumili kung sino ang maging congressman natin, sino ang maging senador, sino ang maging presidente natin. Minimum requirement lang ang nilagay sa ating saligang batas. Pero Kuya Mark, is it possible to revise that regulation sa constitution natin? Pwede baguhin natin yan through amendment, through revision, but hindi siya basta-basta ang amendment or revision lang kasi mahaba-habang proseso yan. May proposal pa. Proposal nga, nagdebate na tayo kung paano i-propose. Okay. PI ba? People's Initiative ba? Oh. Yes. Constitutional Convention ba? Constitutional Assembly ba? Mahirapan pa tayo. Proposal pa lang pinag-usapan natin. Hindi pa ang pag-amend o pag-revise. Kasi dalawang step ang pag-amend ng Constitution. May proposal. Pag na-approve na yung proposal, approval naman yan yung tinatawag na plebisito. So, hindi siya basta-basta na pag nag-aperma na mabago ng ating saligang batas kasi i-approve pa yan through a plebiscite, majority votes of all the total votes cast. Uh-huh. So, mahaba-habang proseso pa yan. Uh-huh. Ayan. From sweet victory ng London, attorney, sino pwedeng mag-amyanda ng batas para hindi maabuso ng mga senador o congressman ang kanilang pambubuli sa mga sources nila kapag meron silang hearing? Please, pakisagot po. Or pwede bang amyandahan ang batas na meron din silang limit sa kanilang power, lalo na kung nag-i-investigate sila na mga resources nila. Sabi ko nga, Jay, dalawang step pagbago ng batas. May proposal, may plebisito. Dalawa din klase ang pagbago. Pwedeng amendment, pwedeng revision. Ang amendment, piecemeal change of the Constitution. Isa-isang pagbabago lang, isa-isa. Ang pagbago, total revamp of the Philippine Constitution, revision yan. Ang People's Initiative, yung perma-perma ng taong bayan, yes. Pwede lang yan sa amendment. May amendment, piecemeal change. But total revamp of the Philippine Constitution, meaning baguhin natin from presidential to parliamentary para maging prime minister si kung sino gusto mag-prime minister or to federalism, kailangan talagang amendment. Pag amendment, constitutional assembly lang yan or constitutional convention. Sino ang mag-decide? Ang mag-decide dyan ang Congress. House of Senate or House of Representative voting separately. They will decide ano yung mode of the amendment or revision of the Constitution. Marami nagtatanong, attorney, dito sa pagdating sa People's Initiative, yung mga form na ipinapakalat at pinapapirma, sino bang nasa likod nito? Yung mga mababatas ba? O yung mga privado o mga publiko mismo? Yung public sector? Hindi natin alam kung sino talaga dyan kasi of course, kung may ituturo isang tao, i-deny naman ng isang tao. So we do not know kung sino talaga doon. Pero dapat bang kailangan lang natin malaman, Jade, sino ang may motive? Kasi it's not an issue kung sino. Kung sino ang nasa likod. Ang tanong dyan, sino ang may motive? And second, sino ang makabenepisyo? Yun, ang nasya ang nasa likod yan. Kung sino ang may motive, sino ang makabenepisyo sa PI na yan. So, siya ang boss niyan. Siya ang architect at saka director niyan. Oo. Yes. Yun yan. So, yun ang tingnan natin. Kasi, ang pagpirma, may bayad daw na isang daan. I don't know kung totoo ba yan. Yan ang iimbestigahan ng Senado. Imbestigahan yan. Kasi kailangan kasi in the People's Initiative, amendment lang. In the amendment, isa-isang pagbabago lang sa ating saligang batas, and kailangan makuha ang 12% sa total number of voters sa buong Pilipinas, 3% every legislative district. And kailangan pa yan i-certified ng COMELEC. Verify pa. O, yes. Verified yan sa COMELEC. Pag na-verified ng COMELEC, mag-certified ng COMELEC na totoo, nakuha ang lahat ng requirement, proposal yan, ha? Proposal we are talking about the proposal. After the proposal, referendum, may eleksyon. Mag-eleksyon tayo, yes or no,
Payag ka ba na baguhin ang ating saligang batas about this provision? Yes or no? Mm. Referendum yan. Kailangan ng majority votes of the total votes cast. Mm. Okay. Ayan. Attorney, ano bang mahalagang aral na dapat tandaan natin ngayon, lalo sa pagkaroon ng legislative power? Ang ibig sabihin, very clear yan, Jade. Sovereignty resides from the people. And all government authority emanates from them. Ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihan ng ating government galing sa taong bayan. Paano? Paano natin makuha? Ba't galing sa atin? To election! Pumili tayo ng sinong karapat dapat, sinong qualified, sinong may pagmamahal sa taong bayan. Yun ang iboto natin. Kasi ang nakalagay po sa ating saligang batas, minimal lang. Wala nakalagay dito na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa bayan, may malasakit sa bayan. Walang ganun. Pinasa yan ang ating batas sa taong bayan. Pumili kayo sinong gusto nyo maging congressman, sinong gusto nyo maging senador, sinong gusto nyo maging vice president, maging presidente. Kasi ang batas, marunong ka lang magbasa, marunong ka lang sumula, magsulat, okay na, pwede ka lang maging congressman. So, that's why ang quality of public service ma-sacrifice. Yes. Bakit? Tayo din mismo ang dapat sisihin kasi hindi tayo pumili ng karapat-dapat na maging congressman, maging senador. Huwag natin kalimutan ang prinsipyo ng democratic and republican government that sovereignty resides from the people. Sovereignty ang kapangyarihan ng ating gobyerno galing sa taong bayan. Pinagkatiwala sa taong bayan. And dapat, yun ang dapat musunod. Hindi lang dahil na nakatanggap tayo ng 100, hala, pirma na. Okay na to, pangkape. Pangkape, pero buong buhay mo, masakripisyo dahil sa kape na ininom mo na 100. So that's why, kailangan mo isip muna bago ka pumirma ng PIPI na yan. At sana hindi maabuso, attorney, yung kanilang kapangyarihan. Tama. Naabuso na nga eh. Bakit abuso? Kasi ang taong bayan, nagpa-abuso. Ibig sabihin, dapat hindi lang natin sisihin ang mga congressman natin. Tayo mismo ang sisihin natin ang sarili natin kasi may naabuso kasi ang mga Pilipino nagpa-abuso. That's why isip-isip muna, PIPI, tama ba yung PI na yan? Tingnan natin kung makabenepisyo ba ang mga anak natin, mga apo natin, and sa next generation to come sa Pilipinas. Ayan. Ayan, Attorney Mark, Kuya Mark at Ms. Lala, wala na po tayong oras. Siguro, paano ba makukontak kayo, Kuya Mark, kapag may mga katanungan pa sila? Hey, for more legal advice at lahat ng mga followers natin sa SMNI, you can call me sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Pwedeng regular call, Viber, WhatsApp, or Telegram. Or you can also follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLaw, blog, and TikTok. Hanapin nyo lang po Kuya Mark Tolentino and Rumble Pinoy Legal Minds. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Thank you, Kuya Mark. Ms. Lala, saan naman po kayo? Masusundan nila. Yes, you can follow me on my social media accounts on Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram at Lala Vinzon. Ayan, maraming salamat mga kapartners at maraming salamat din sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Polo C. Kibuloy, sa pagkakataong binigay nyo sa amin sa araw na ito. Muli, sa ngalan po ni kapartner MJ Mondihar, ako po si kapartner Jade Calabroso. Tutukan muli sa susunod na Sabado dito sa programang Tatalakay sa Ating Karapatan at Kaalaman Batay sa Batas. Ito ang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.